Hindi lang mga tao ang biktima ng kaguluhan sa Marawi. Sa paglikas ng mga residente dahil sa bakbakan, naiwan nila ang mga alagang hayop, napakalat-kalat ngayon sa lungsod at nagugutom. Narito ang aking report. Sa gitna ng mga putukan, inabandona ng mga taga-Marawi ang kanilang mga bahay para sa kanilang kaligtasan. Pero bukod sa kanilang mga tahanan, marami sa mga alagang hayop ang naiwan. Mga aso, pusa at mga kalapati. Bukod sa mga sundalo at mga miyembro ng media, tanging mga alaga ang makikitang pag-alagala sa daan. Sa isang kalye sa barangay Mapandi, ang mga asong ito na ang hari. Dahil marahil gutom, hinabol at pinag-agawa ng mga asong ito ang isang kuting. Nilubayan lang ang pusa ng saway ng aming crew. Pero sa tindi ng sugat na tinamo ng kuting, nanghina ito at namatay. Minsan, binibigyan ng pagkain ng mga sundalo at media ang mga hayop na makikitang pakalat-kalat. Ang kuting na ito, matapos pakainin, hindi na nilubayan ng aming team at natulog sa aming mga gamit. Matapos ipost sa social media ang mga larawang ito, marami ang naawa at nagtanong kung paano nila matutulungan ang mga alagang hayop. Ang ilan, balak mamigay ng pagkain sa mga checkpoint ng mga sundalo. Pero walang nangahas magtungo ng Marawi para tulungan ng mga ito. Kaya ang mga alagang hayop, tulad ng asong ito, paggala-gala pa rin. At tuwing hapon na lang namin namamataan sa tapat ng kanilang bahay. Tila naghihintay sa kanyang amo, umaasang siya'y babalikan sa gitna ng nagpapatuloy na gulo.